good morning sa ating lahat. Almusal po tayo. Kararating lang namin galing sa labas ni Akong. Kaya medyo katatapos ko lang magpunas ng pawis. Mainit dito guys sa Taiwan. Minsan may mga panahon na biglang uulan. Ganun talaga. Paiba-iba ng panahon. So guys, almusal tayo. Ito yung almusal ko. Sandwich. Tapos nilagyan ko ng itlog na prito at saka mayonnaise. Saka ito, kamote. Saka ito, may saging tayo. No? Ayan. Saka ito, oat milk. Oat milk siya. So guys, bago ako mag-almusal, tatalakayin ko muna ang nangyayari dito mga nakaraang araw, no? About ito kay Robin Padilla. So, dito mga nakaraang araw, parang nabigla rin ako sa mga nabalitaan ko about kay Robin Padilla. Kasi, ang pagkaalam ko, di ba, na inatake siya ng high blood doon sa Espanya. So, hindi ko lang alam kung nakabalik na pala siya. Eh, alam naman eh, hindi sa lahat ng balita eh active tayo. So, yun guys, eh yun na nga, sumabog yung balita about kay Robin Padilla na siya ay nagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa kanya, no? Dahil siya ang pinaka number one sa Senado noong panahon ng eleksyon. Kaya siya ang nangunguna. So, alam niyo naman guys na si Robin Padilla ay nasa bakura ng UNITIM. No? So, ibig sabihin, kaya siya binoto ng sambayan ng Pilipino o sambayan ng mga loyalist si Marcos kasi nasa poder din siya ni Marcos. So, ibig sabihin, hindi naman natin akalain na meron palang nag-offer sa kanya ng tulong na si Chris Aquino na at hindi niya ito natanggihan. So, bilang old friend siguro niya o dati niyang karelasyon, eh siguro tinanggap niya, sino ba naman siya para tumanggi, no? Dahil siyempre, kailangan niya yun din, pero guys, kahit siguro wala ang tulong ni Chris Aquino, pasok yan si Robin Padilla sa Senado. Hindi man siya mag-number one, maaaring mag-number three siya o mag-number four. Pero, yun na nga. Dahil siguro, nakuha rin ng simpatya ng na binoto siya o dahil sa paglapit ni Chris Aquino sa mga LGU at sa mga ibang mga nasa officialis ng gobyerno. So, ayun, maling may nakuha siyang mga boto doon. So, ibig sabihin na si Chris Aquino talaga ang unang tumutulong sa kanya at nagpapanalo siya, kaya siya lang number one. No, hindi yun. Siguro, ang mali lang kasi ni Robin, walang masama sa ginawa niyang pagpapasalamat. Nabanggit niya si si Presidente Duterte, si Sara Duterte, at saka si Chris Aquino. Yun talaga ang pinakaano doon. Na parang napakalaki ang tulong ni Chris Aquino. Ang hindi niya inisip na nakurot niya ang mga puso ng sambayan ng loyalist na Marcos loyalist, no? Nakurot niya 'yun. Siguro nasaktan kaya nakapagbitaw sila ngayon ng salita about kay Robin. Hindi natin masisisi yung mga tao guys eh kasi siyempre idol nila si Robin eh. Tapos, nataon pa na nasa yun team siya. At sinabi pa niya na si BBM, hindi siya inidorso. Hindi! Inidorso siya. Kasi may napapanood ako mga video na binabanggit siya ni Bongbong Marcos. Diba? Baka hindi lang niya kasi ano gusto niya, iangat pa niya yung kamay ni Robin Padilla, ni BBM, kailangan pa iangat sa kanya. Inindorso siya, baka hindi niya lang napansin yun. Sa bagay, opinion niya yun eh. Kaya lang,
hindi niya mapigilan yung mga tao na magano magsalita tungkol kay Robel Padilla. Ay, katunayan nga, na isa rin ako doon sa mga nasaktan, ano? Eh, wala tayong magagawa eh. Tapos na yun eh. Panalo na siya eh. Pero marami talaga ang nagbitaw ng salita na pinagsisisihan daw nila yung pag, ano, kay Robel Padilla. Dahil hindi niya akalain, hindi nga naman natin akalain na, ano, na umano siya sa Piglawan. Sana, hindi mababawi ni, hindi babaliin ni, ano, ni Robel Padilla ang kanyang mga pangako, no? Eh, panalangin pa rin natin siya, mga guys, na sana magawa niya yung kanyang mga tungkulin, lalo na doon sa mga tao na umaasa talaga sa kanya, lalo na doon sa ano, sa mga taga Mindanao na sobrang ano, umaasa sa kanya at iniidolo siya. Kaya ito lang ang pananawagan ko kay Sir Robel Padilla. Sir, eh siguro naman eh sana nangyari sa iyo. Eh nakapagpaliwanag ka naman pero mukhang hindi ano yung paliwanag mo. Kasi parang hindi mo na ano talaga si BBM. Sana sir, kung nagpasalamat ka rin lang naman sa lahat ng tumutulong sa iyo dahil andyan ka na sa posisyon mo, number one pa. Eh kahit kunting pasalamat kay BBM sa Unity, nabanggit mo sana siya. Yun nga eh, hindi, yun ang kunting mali mo sir. Maari sa akin kunting mali yun, pero sa iba, malaki kasi sobrang masaktan sila. Kaya, ang masasabi ko lang sa'yo sir Robin, kung makakarating man ito sa'yo, eh, gumawa ka ng paraan na hilumin mo yung mga nasugat ang puso ng mga Marcos loyalist, no? Eh, madali lang yan sir kung tutuusin. Humble lang tayo lagi. No? Ano lang, alam mo na kung anong gagawin mo para, ano, para medyo may masmasan yung nararamdamang kirot ng mga nasugatang puso ng mga Marcos loyalist. Kaya, gamutin mo, sir. Gumawa ka ng paraan, no? Alam kong madali lang yan kasi mahal ka nila eh. Mahal ka namin eh. Mahal ka ng, ano, ng mga na humahanga sa'yo. Kaya, siguro naman eh, ano, pag nagawa mo yon, pag hindi na imasmasan yung mga sugat nila, eh, nasa ano pa rin yan? Nasa mga tao pa rin yan, sir. Basta kami, ipanalangin pa rin namin na pag-upo mo dyan sa Senado, sana magiging maniwalas ang iyong mga, ano, mga pananaw, ang iyong mga pag-iisip, ang iyong puso. Maliwalas kasi mahirap sir na umupo ka sa Senado, sa unang araw mo sa Senado, na maraming ano, nagtatampo sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, Sir Robel Padilla, eh, gawin mo na, umpisahan mo na. Yung, anuhin mo na, yung unti-untiin mo ng gamutin yun. No? Kunting ano lang yun, kunting paliwanag din sa mga Marcos loyalist at humingi ka na rin ng ano, dispensa at pasasalamat. Kahit kunti. Sa mga taong talagang andyan na binoto pa. Kung tutuusin nga sir eh, pasalamat ka sa lahat ng bumoto sa iyo sir. Hindi lang kay Chris Aquino. No? Eh, wala tayong magagawa eh. Andyan na. Ang sa akin lang, sana pag upo mo dyan sa Senado, magiging maganda ang araw mo sa unang pag-upo mo dyan sa Senado, sir. Kasi wala nang mas higit pang masaya kapag nakikita kang ano, na walang maraming iniisip na may mga taong nasasaktan dahil doon sa ginawa mo, sir. Kaya kung ako sa'yo, eh, anuhin mo na habang wala ka pa sa pag-upo sa Senado, eh, anuhin mo na. Umpisaan mo na, sir. Para yung mga tao naman, eh, marirealize din namin, o nila, na pagsubok lang yan, no? Pagsubok lang yan, sir. Kaya, habang sinusubukan ka, kailangan pag-isipan mo at titibayan mo ang mga bawat desisyon mo at mga bawat
lumalabas sa iyong mga salita. Kasi alam mo naman na ang mga taong sambayan ng Pilipino o sambayan ng Marcos Loyales ay marami silang napagdaanan din. Marami din silang nakitang mga dahilan kung bakit nangyayari yon. Alam niyo naman na ang mga nangyayari ng mga nakaraan, sir, na hindi basta-basta mababali yon. Kaya, sir, kung ako sa'yo, umpisahan mo na. No? Eh, total, ikaw ang dahilan kung bakit sila nagtatampo sa'yo. Kaya, ikaw rin ang gagawa ng paraan para paghilumin mo ang mga nasugatang puso ng mga Marcos Loyales. Kaya, para sa akin, sir, medyo nagtampo ako sa'yo, pero hindi pa rin nawawala ang aking magandang pagtitiwala sa'yo. Kaya sumasaludo pa rin ako sa'yo, sir, dahil alam ko na maganda ang layunin mo sa iyong pagtakbo bilang senator dyan sa Pilipinas. So, ganun pa man, sir, sa inyong mag-asawa, sana ay pagpalaid tayo ng buong may kapal. At sana planuhin nyo na at gawin nyo na ang dapat na nararapat para sa ikakabuti at ikakagaan ng inyong loob. Yun na lang, sir. At magandang araw at God bless your family. At mag-iingat po lagi tayo, no? Maligayang pagpupo sa Senado, sir. So, good luck and more power sa iyo, Mr. Robin Padilla, ang idol ko. Ito, nakangiti pa rin ako, no? Kahit medyo tunting tampo lang naman ako kay Robin Padilla. Pero, maano rin yan, mawawala din yan, mga gamot din yan. Basta, sir, alam mo na ako ang dapat gawin. So, yun na lang, guys. At muli, daldal ako ng daldal, hindi ko pa pala nakain yung aking pagkain. Kamote. Ang haba ng sabi nila, guys. Bye-bye.